Warning number 4, ang salitang G-O-D. Alam natin na ito ay hindi salitang Hebreo. Hindi ito ang kinikilala ng mga Israelita o Israelita bilang lumalang sa atin. Ito ay ginamit lamang sa salin ng kasulatan noong ika-anim na siglo sa pormang G-O-T-T. Sinasabi ng Webster 20th Century Dictionary na ito ay salitang Teutonic, ang kinikilalang pinakamakapangyarihan ng Germanic tribe. Napakalinaw na ito ay ginamit lamang ng mga Kristiyano noong lumipat ang Teutons sa paniniwalang Kristiyanismo. At ito ay tugma sa Encyclopedia Britannica. Mayroon ding mga nakapagpatunay na ang G-U-T-A-N na pinagmulan nito na pangalang G-O-D-A-N ay ang tunay na pangalan ng kanilang iniidolo at kinikilala bilang pinakamakapangyarihan. At ito ay tugma rin ayon sa aklat ng German mythology ni Karl Shemrock. Mula sa Bereshit 1:1, ito ay ang mababasa sa makabagong salin sa wikang English. Pagmasdan ang salitang G-O-D. Ang pinalitan nitong salita ay ang titulong Elohim. Ito ay binabasa rin ng iba sa bigkas na Elohim. Sa original text analysis, ito ay napakaliwanag na Elohim. Pagmasdang mabuti ang dalawang box. Sa unang box sa translation hindi pinalitan ang titulong Elohim, maliwanag na ang Elohim ay lumikha ng langit at lupa. Ang Elohim ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi ang G-O-D. Ngunit sinasabi ng marami na ito ay translation lamang. Hindi po. Ang titulong Elohim o Elohim sa Hebreong pagkakasulat ay mula sa letrang Aleph na nagmula naman sa orihinal na pictograph na ox head. Ito ay nangangahulugang strength, power, at leader, na ang katuturan ay ang strong leader na lumalarawan sa kataas-taasang ama. Ang sumunod ay ang letrang Lamed na nagmula naman sa original pictograph na shepherd's staff. Ito ay nangangahulugang authority, teach, yoke at bind na lumalarawan sa anak bilang autoridad. Ang kasunod ay ang letrang hey mula sa orihinal na pictograph na taong nakataas ang mga braso, na nangangahulugang to reveal, look at breath na lumalarawan sa kanila na nagbigay ng buhay. Ang letrang yad na nagmula naman sa original pictograph na nakabukas na kamay, na nangangahulugang hand, throw, work at worship, ang makapangyarihang gawa sa katuturan. At ang huli ay ang letrang mem, mula sa original pictograph na tubig. Ito ay nangangahulugang water, mighty, chaos at blood, na lumalarawan sa kapangyarihang kayang gawin ang lahat. At kung ating i-analyze na mabuti ang katuturan nito, ito ay ang kataas-taasang ama at ang anak na autoridad ng lahat ng bagay na pinagmula ng lahat ng buhay at gumawa ng mga kamangha-mangha ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi nga ba at tama? Ay ang G-O-D. Hindi ba't siya ay si G-O-T-T? Siya rin si G-O-D-A-N, ang tamang pangalan ng kanilang iniidolo at sinasamba. Siya rin si J-A-U-T, ang kinikilalang pinuno ng kanilang tribo. Saan ba nagmula ang salitang G-A-U-T? Tandaan natin na ang G-O-D ay sa G-O-T-T nang galing. At siya ay si J-A-U-T din. Ito ay ang tunog na J-A-W-T na binibigkas ding J-A-W-D noong una ayon sa mga dalubhasa. Ito naman ay nagmula sa salitang J-D sa transliteration ng alpabetong Latin. Mula sa karakter na ito, ang letrang Gimel sa Hebreo na ang katumbas ay ang letrang G sa Latin at letrang Dalet na katumbas ng letrang D. Ang letrang Gimel o Gimel ay mula sa pictograph na paa na nangangahulugan ng paglakad at ang letrang Dalet ay mula sa larawan ng pintuan ng tolda ang lumalarawan sa move, hang at entrance. Ito ay ang paglakad sa walang permanenteng kalagayan na inilalarawan ng pintuan ng tulda. Minsan ay nakasara, minsan ay nakabukas, minsan ay nakasabit o nakabitin, at naglalarawan ng pagpasok at ng paglabas. Ang naglalarawan sa paglakad sa walang katiyakan.
Ito ang GAD na mababasa natin sa orihinal na kasulatan sa aklat ni Yeshayahu, Kabanata 65, Talata 11, ang kinikilalang deity ng kapalaran. Sa kanyang paggalaw binabase ang kahihinatnan ng kanilang buhay. Balikan natin kung paano ito binibigkas noong una. Ito ay binibigkas ng JAWD o JAWT at JAUT na kinalaunan ay naging JOTT, ang pinagmulan ng GOD. Na napakaliwanag na noon ay ang JAD na kanilang inaasahan para sa kanilang kapalaran o magandang kapalaran. Ang deity ng magandang kapalaran, ang patron o kanilang tinatangkilik na inaasahang magbibigay ng magandang buhay para sa kanila. Ang sinasamba ng mga taga BAALJAD sa kasulatan at ang mga karatig lugar nila. Ang lugar na hango mula kay BAAL na kanilang provider na kilala bilang LORD na umaalipin sa maraming mga tao at JAD na kanilang deity ng magandang kapalaran. Na kung susumahin ang kahulugan nito ay ang lugar kung saan ay sinasamba si JAD bilang BAAL ng magandang kapalaran, ang kanilang provider. Ang lugar ng BALJAD ay sakop ng Levant na narito sa mapa. Ito ay nasa vicinity ng bilog na ito. At ang Germanic tribe o mga Gaels o Gaul na pinagmula ng salitang JOD ay dito nanirahan sa vicinity ito. Si JAD ay kilala rin bilang si JADDIAL na nakilala bilang JADRAL na tumukso kay Eva o Hawa sa Harden ng Eden mula sa aklat ni Canok. Ayon sa aklat ni Kyle N. Delitzsch, si JAD at si GUPITERIE isa ang sun deity ng magandang kapalaran. Ang JD na ito mula sa Hebreo yung kasulatan ang dapat nating pagtiwalaan na gawing batayan aniya, hindi ang nahuling translation na may vowel pointing ng mga Masorets. Tandaan natin ang pangalan o salitang GUPITER at tingnan natin ang Catholic Encyclopedia. Maliwanag na maliwanag dito na si GUPITER ang kanilang sinasamba, ang pinagmulan rin ng salitang DEOS. Na mula sa pangalan ZEUS, natugma at nangangahulugang tama ang aklat ni Kyle N. Delitzsch. Winalangsaysay ang tunay na dapat na dinadakila, ang Elohim, ang kataas-taas ang ama at ang anak na autoridad ng lahat ng bagay na pinagmula ng lahat ng buhay at gumawa ng mga kamangha-mangha, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ay nalilinlang. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.